Tinukoy ng P-Box ang 75 barangay sa loob at labas ng Metro Manila na dadaanan o dinadaanan ng East at West Valley Fault System. At pinapayuan din ng P-Box ang mga naninirahan o nag-opisina kaya sa mga barangay na ito na suriin kung gaano kalapit sa fault line ang kanilang mga establishmento. Nagpapatrol, Jean Castañeda. 75 barangay ang natukoy ng P-Box na dinadaanan ng East at West Valley Fault System. Ang ilang mga barangay sa Rodriguez Rizal dinadaanan ng parehong East at West Valley Fault. Samantalang ang nasa San Mateo naman, East Valley Fault lang. Pero ang mga barangay sa Bulacan, Laguna at Cavite, West Valley Fault ang dumadaan. West Valley Fault din ang dumadaan sa 38 iba pang barangay sa loob naman ng Metro Manila. Kasama na rito ang 9 na barangay sa Quezon City, 4 na barangay sa Marikina, 2 sa Pasig, 3 sa Makati, 12 sa Taguig, at 8 sa Muntinlupa. Pero nilinaw ng P-Box, bahagi lang ng barangay ang dinadaanan ng mismong fault at hindi ang buong barangay. Kaya importanteng suriin kung gaano kalayo ang iyong tirahan o opisina mula sa fault. Yung mga bahay na nasa ibabaw nun, yun yung pwedeng masira. Okay. Dahil sa ground rupture, dahil sa pagbitak ng lupa. Kung wala pang engineering intervention na nagagawa para maiwasan yung effect, yung epekto ng pagbitak ng lupa. Kung pasok naman sa 5-meter radius mula sa fault ang establisamento, malakas na pagyanig o ground shaking ang magiging epekto dito ng paggalaw ng fault. Pwede siyang isolve sa pamamagitan ng pagpapatibay ng mga bahay. Kapag sumunod kasi yung structure sa National Building Code of the Philippines, it will survive yung malalakas na earthquake. Kaya payo ng P-Box, ngayon pa lang, alamin na ang distansya ng tirahan o opisina mula sa fault. Tiyakin ang tibay ng pagkakagawa nito. Tiyakin din na walang madaling mahulog sa loob ng gusali. Yung mga cabinets na pwedeng magtapos, siguro pwede nating itali. Yung mga babasaging bagay. Sa mga balak namang bumili ng ari-arian, dalhin ang vicinity map at titulo ng lupa sa P-Box para maisangguni kung ligtas ito. Jane Castañeda, ABS-CBN News.